So ito guys, dito kami kumukuha ng itlog. Yan. So ito po yung kanilang rice. Inano ko na. Tumaas kasi ngayon eh. Tumaas ngayon ang presyo. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, namili kami ng 23's na itlog. Kung gusto mo malaman kung magkano ang presyuhan nito, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-share. So ito guys ang pinamili namin. Ayan yung mga MP lights and isang box ng gin and yung 23's na itlog. Ito guys yung pinamili namin. Bali, bumili kami ng sa mga alak muna tayo. Bumili kami ng long neck na isang box. Junior isang box. And itong nasa ilalim is double light na litro and isang litrong MP light. Ayan. Yung isa guys, nasalin na kasi siya. Tatlong box ng 1 liter MP Light kasi malakas sa amin ngayon yung MP Light. So, ito guys, yung ating main topic is yung mga itlog. Bali, 20 trays ito. 20 na tray, medium size. Ayan. And yung price niya is, doon sa binila namin is 138 yung kanyang presyo. So, ayan, bawas na siya guys. Dahil sa sobrang lakas po ng itlog dito. And dito ako mapapansin nyo, meron akong quail eggs. Ito na yung pangkain namin yan. Yan kasi mahilig kami sa mga pogo. And ito yung isang tray natin ng itlog na maalat. Na magkano isang tray? 260. Pero hindi nagbago guys. Yung ating pricing, 11 pesos pa rin siya. So ayan yung pinamili natin doon sa itlogan. Ang topic natin for today is about itlog. So, dahil nakapamili kami kanina ng 23's na itlog plus isang tray ng itlog maalat and yung pangkain namin na quail egg. So, bigyan ko kayo ng trivia about sa itlog kung magkano na ang bentahan niya sa ngayon. So, meron tayo ditong code ko. Ayan, bali dun sa kinukuhaan namin guys is meron siyang bracket kung ilan yung discount na makukuha mo. So dito, meron dito kapag bulk order, ibig sabihin ito na yung mga maramihan talaga ang order ninyo, is sa extra small, 118 pesos. So ito yung 120 pataas na tray. Then sa small, 120 pesos. And yung medium, 130 pesos. Yung large, 145. And yung XL, 159. And meron din silang binibentang jumbo na 179 pesos. So sa bracket na yun guys, dito kami naka-categorize. Dito sa 12 tray up. So yung extra small natin is 121. Yung small is 123. Yung medium, ayun, yung aming binili is 133 per tray. And yung large is 148. XL 162. Jumbo 183. So yung binabanggit ko na extra small, small, medium, yun po yung sizes ng ating itlog. And kapag 11 tray down, so kapag ang tray mo is 11 pababa lang, ang extra small natin is 130, ang small is 135, medium 145, large 155, XL 170, and yung jumbo natin is 190 pesos. So malaking difference niya guys, kung saan yung categorize na kukunin mo. So dahil kami is nasa 12 tray up, so, ang laki ng difference. Dahil nakuha lang namin siya ng 133, unlike kapag 11 pababa ang tray na kinuha mo is 145 pesos. Nga guys, ang laking difference kasi ang ma-discount mo, kumbaga, doon sa
11 pay down is 12 pesos. So yung difference nila is 12 pesos, 'di ba? Ang laking bagay na yun sa atin. Lalo na sa amin kasi binebenta namin ng mura yung aming itlog dito, which is 6 pesos each siya. Since noon pa, 6 na piso lang siya isa. Guys, ever since the world began, 6 pesos talaga po ang bentahan namin sa itlog dito. Kapag bumaba lalo yung itlog, mas mababa siya sa kinukuha namin ngayon, which is 133. Ang kinukuha namin is yung large. So, talagang malaking tulong yun dito sa mga bumibili sa amin. Kasi, imagine, large ang size niya, pero 6 pesos lang namin siya binibenta. Kaya kung makikita nyo, talagang ganun kami bumili ng itlog dito, 23, ganyan. Maramihan talaga siya. Kasi nag-wholesale kami at the same time, sa retail pa lang guys, is malakas talaga yung itlog namin. Kasi yung ang aming wholesale, ilan lang yung bumibili. Mas pinipili pa rin nila sa palengke. So, hindi nila alam guys, meron na ipapakita sa inyong clip na video na along the palengke to sa amin. Dito yan, presyuhan to ng palengke dito sa amin. So, kung mapapansin nyo, yung presyuhan doon is 150 pesos po ang medium. So, ganun din yung bentahan namin dito. So, pumapares lang kami sa palengke. Para nga sana, hindi na sila mapagod. Pero yun nga, syempre, hindi natin mapiplease yung ibang tao. Mas gusto pa rin nila talagang pumunta doon kahit na parehas dito. So, yun yung mga solid na customer talaga namin. Yung loyal na customer dito talaga. Sila bumibili. And yun nga, kahit naman na konti yung aming wholesale na mga customer na bumibili ng itlog dito, sa retail pa lang guys, is malakas talaga siya. Hindi ka makakabenta ng paisa-isang itlog. More on mga 10, 6. So maramihan talaga sila bumili. Yung itlog maalat natin guys, ganun pa rin naman yung presyo niya. 260 pesos. Binibenta ko siya ng 11 pesos. Ganun din, kasi kapag pumunta kang palengke, ang presyo niya is 13 pataas. Minsan nga, may nakikita pa akong 15. So sa amin dito is 11 pesos. So kung magtataka kayo guys, parang pinamimigay na namin yung presyo. Pero ang totoo niyan kasi ang kinukuha na namin is direkta sila sa farm. Ang sabi pa nga is meron talaga silang sariling poultry. So malaki talaga yung nadi-discount sa kanila dahil nga sarili nila yung poultry. So direct tayo sa suppliers. So kaya ayun. And yung sa pugo naman guys, kung sino yung mga nagbebenta ng pugo dyan. So, dun sa kinukuha na namin is 115 pesos per tray siya. So, yung pugo na yun, hindi namin siya binibenta. Mahilig lang talaga kami kumain ng kwek-kwek. So, ayan, niluluto ko siya. Pero dun nga, sa mga nagtitinda ng kwek-kwek, kanyan, 115 po ang kanyang per tray. Meron din akong pinamili guys na box-box na mga emperador. So, last time na sinabi ko sa inyo kung nakapag-stock kayo ng emperador. So, ako is nakapag-stock kami nung panahon na magtataas siya. Pero sa ngayon, hindi naman siya nagtaas. And ubos na rin yung stocks ko ng MP. So, kami. Ayun nga, bumili ako ng long neck ng junior and marami akong biniling litro and double light. Kasi mas mabenta yan dito sa amin. Dahil ang bentahan ko lang po ng litro is 145 pesos. Imagine sa iba daw is nasa 160, 155. So, dito sa amin is 145. Kaya yung mga wholesaler ko guys, imbes na bipunta pa sila ng palengke, konti lang yung difference eh. Parang ang bentahan sa grocery is nasa 143, parang mga ganun. Or 140, basta konti lang yung diferensya niya. So, mas pinipili na nila dito bumili. Ito yung mga solid na loyal customer ko dito. So, ayun, malaking tulong yun sa kanila. At the same time, yung mga manginginom dito sa tabi-tabi namin is talagang malaking nadi-discount nila. Kaya madalas, dito talaga sila bumipili. Bali guys, yun nga yung pinabili natin. Ngayon, umabot po siya ng 17,000. So, hindi ako nag-hesitate na mag-invest or ibuhos lahat nung benta namin, nung kinagabihan, or meron pa akong tinatago na pera. Talagang binubuhos namin kapag ganyan na kailangan naming mag-stocks. Kasi mahalaga talaga guys na meron kang stocks, kahit na hindi siya nagtaas or nagtaas siya, maganda na meron kang stocks. Dahil nga, katulad yan, kapag katulad dito ngayon guys, kanina is merong handaan, may birthdayhan, and may binyagan. Kapag ganito kasing may mga celebration yung mga kapitbahay namin, asahan talaga namin na malakas yung alak namin. So, ayun, marami talaga sila bumili. So, ayun ang magandang meron kang stocks kasi hindi mo na kailangan tumakbo pa sa palengke, habulin yung benta mo. Yan, storage room, pwede ka nang kumuha ng kailangan mo kung meron kang mga stocks. Ayun yung kinaganda. So, less yan sa time mo para pa pumunta sa palengke. Hassle kasi. Kung ito ay meron kang extra money, or meron kang mga ipon challenge dyan, kahit na hindi magtataas yung paninda guys, mas maganda na bumili ka na ng mga ganitong stocks. And also guys, hindi naman kasi siya na-expired. So yung alak hindi naman na-expired. Ang alam ko lang na-expired is yung Tanduay Ice. Ayan, meron siyang naka-label talaga na may expiration siya. Pero yung mga MP Gin, wala pong expiration yan.
So maganda na mag-stock niyan kasi yun nga yung sabi nila, habang tumatagal daw is lalong sumasarap. So ayun. Hi guys, ang sharing ko for today sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-share ko.